Hello guys, may konting tips lang po ako tungkol po sa use na mantika po. Itong mantika na ito ay napagprituhan ko na po ito ng daing na bangos. So, may iprito pa po ako. So, kung iprito ko po dyan, yung pritong bangos is mangingitim po siya. So, kailangan linisin natin ito. So, ito guys, ang aking tips sa inyo. At malilinis yan. Yan. Nag-melt po ako ng cornstarch, mga 3 tablespoons. At inimelt ko lang po siya sa konting tubig. So, it means malapot po yan. Kailangan malapot. Huwag maraming tubig kasi tatalsik po siya. Yung tama lang. So, yan. Low heat po siya, guys. And then, lalagay po natin yan. Yan. Yung cornstarch. So, yan. Nagbuo na po kaagad yung cornstarch. And then, i-absorb po niya. I-absorb niya yung mga dumi-dumi dyan. Tatanggalin niya dyan yung mga itim-itim. Yung mga dumi ng isda. Kasi, nagprito po ako ng bangus na daing. So, yan guys. Yan. Natatanggal niya yung mga dumi. Yan. Hindi po totally na mamumuti naman yung mantika. Nandun pa rin yung kulay kasi nga daing yung prinito ko at may sauce. Kaya ganyan po yung kulay. Kasi kung ipriprito ko pa po dyan yung ibang daing, magiging madumi po siya kasi ang dami ng dumi-dumi po. So, ayaw ko po namang ma-waste yung mantika kasi mahal na po ang mantika ngayon. Kaya yan ang ginawa ko para ma-absorb yung dumi, matanggal yung dumi. Pwede nyo pong gawin ito kung marami po yung mga prinito nyo. Tulad po ng pag nagprito po kayo ng manok. Mag-fried chicken kayo kasi kailangan maraming mantika po ang gagamitin ninyo doon. Kailangan lubog. So, pwede nyo pong linisin sa ganitong way para malinis po yung inyong mantika at ma-reuse nyo pa po at hindi po masasayang. So, yan guys. Diba natanggal po siya? So, yan. Yan na siya. Nandyan na lahat yung dumi ng mantika. So, now, piprito ko na po yung aking last na daing. So, hindi po siya mangingitim, di po ba? So, thank you po guys for watching. At sana'y nagustuhan nyo ang aking konting tips para malinis ang inyong mantika. At hindi po masayang. Thank you! Love you all!